Senator Manny Pacquiao. Thank you, Mr. President. I rise for a manifestation, Mr. President, to support the speech of Senator Bongo. Masakit lang isipin, Mr. President, na ang programa na para sa mga mahihirap, tapos may mga tao na kumokontra. Dapat, hindi ko maintindihan yung mindset ng mga politiko dito sa Pilipinas, Mr. President. Kasi, pag maganda yung ginagawa para sa mga mahirap, dahil kalaban ka, kukontrahin ka. Inakakabuti naman sa taong bayan, pagkakalaban ka, ganun. Kaya walang progreso, walang kaunlaran ang bansa natin dahil after ng administration ng isang leader, pag mapalitan siya, hindi ipagpatuloy yung programa niya na maganda para sa taong bayan. Pagkatapos naman ng isa, yung magandang programa niya, mahinto na naman, ibang programa na naman. Ganun yung mindset natin because kalaban, hindi ipagpatuloy. Kung maganda namang programa para sa mga mahirap na tao, eh bakit hindi natin suportahan? Kahit na ba, kung ang isang politiko, eh ang puso para talaga sa taong bayan o tumulong, kung maganda yung programa, eh dapat suportahan na lang. Eh halos lahat mula, ilang decades na tayo dito sa bansa na namumuno. Pero ang problema, laging hindi maganda. Lahat ba yung mga programa ng mga nakaraang leaders ay hindi maganda? I think, Mr. President, na ganitong mga tao, dapat malaman ng taong bayan na ganitong mga politiko, ganitong mga laging nagkikritisize na magandang programa para sa mga mahihirap. Ako man, pagdating sa mga mahirap, nasasaktan ako pagka binabati ko yung mga programa para sa kanila. Dahil dyan ako galing eh. Dyan ako galing sa pagiging mahirap. Yung walang makain sa isang araw. Naranasan ko yun. Kaya ako, anumang narating ko, anumang pera, anong halaga ang nakamtan ko sa buhay, hindi mahalaga para sa akin yan. Ang importante, makatulong ako sa taong bayan, makatulong ako sa kapwa ko. And I'm willing na maging mahirap ako para lang masamahan ko yung mga mahirap na tao. Hindi ako greedy person na itatago ko yung yaman ko. Pag namatay ako, hindi ko madadala yan. Hindi, we came to this world naked and we will depart alone and naked. Wala tayong madadala. Iiwanan natin lahat yan. Sayang yung pera o kayamanan mo na nakatago lang sa bahay mo, sa bangko. Kung hindi mo tinutulong sa kapwa mo, pag namatay ka, iiwanan mo lang yun. Dapat ma-realize natin lahat yan. Yung mga politiko na nagsiservisyo na kumukontra palagi sa magandang advocacy, sa magandang programa para sa mga mahihirap, tumigil na kayo sa pagsiservisyo. Wala kayong kwenta para sa taong bayan. Especially, yung sinasabing lagman, laging kumukontra yan. Kung ano mga programa maganda. Mr. President, makatestify talaga ako niyan na kumukontra para sa mga mahirap. Hindi ko alam kung against siya sa mga mahirap o para lang siya sumikat o kumontra ng magandang programa para sa ating gobyerno. Hindi ko malaman pero ipaglalaban ko ang karapatan ng mga mahirap na tao kasi hindi ko lang sabihin yung mga tinutulong ko sa taong bayan, Mr. President, but lahat sana, and I'm praying to God na lahat ng mga mayaman, lahat na may pera, ambag-ambag tayo, kusang kawang-gawa na lang tayo, tulungan natin yung mga mahirap. Bigay tayo kung ano yung mga